So hello, yes, good evening sa bawat isa sa atin. Praise God for the new time. We adjusted the time because of the curfew and thank you. Another favor. I mean, it's good to be always open and willing talaga. No, for the God's time. Hallelujah. So are we ready? Okay. Gusto ko munang basahin dito sa Philippians 3:14 to 12 to 13. Sinabi niya dito, attend, and I'm already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended out, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward, those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So there's an upward call of God, no, in Christ Jesus. So let us pray. Father, we thank you so much, O God, for your word tonight. Thank you, Father God, for the upward call that you called us, dear God. And Lord, tonight, once again, we continue to honor you, we continue to worship you, we continue to magnify you, and we acknowledge your presence in our midst. There's no distance in the Holy Spirit. There's no distance in the Holy Spirit, Lord. We continue to humble ourselves before you and continue to teach us, Lord. Continue to show us things, Father God, that you want us to do, dear God. Lord, continue to teach us, oh God, to be alert and quick, dear God. Hallelujah. And always sharp in our discernment, dear God. And Father, we pray, dear God, once again tonight, for the increase of wisdom, revelation in the knowledge of the truth, and spiritual understanding, that we continue to know the hope of your calling in our life, dear God, and that we may be able to walk in it by faith in the name of Jesus. Thank you, Father God, that our heart tonight will be flooded with more light, and thank you so much for the utterance. Says, thank you so much for working, hallelujah, in our midst, hallelujah, and thank you, dear God, for blessing each one of us tonight. In Jesus' name we pray, amen. So let's continue our topic, the high call of God. So what is the call of God in our life? Going for God's best. God prepared for us. Parang naalala ko lang na God has prepared a wealthy place for us, just intended, reserved just only for us. And then we need to discover that wealthy place, no? And that is our kingdom assignment. And the call of God in our life, yung sinabi kanina ni Apostle Paul, no, I press toward the goal for the prize at the upward call of God in Christ Jesus. So, ano man po yung mga challenges na nahinaharap natin, no, dumating sa mga buhay po natin, let's continue to focus our eyes, no, let's continue to focus our eyes, our heart, that the call of God is best in our life. Mayroon mang mga hindi magandang dumating sa buhay po natin, but sinabi ni Apostle Paul din dito that forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Amen. The best is yet to come. Amen. The best is yet to come. So we discussed already last week, Monday, that God's high calling for you are twofold. The number one fold is to know personally God, no? Intimately. That's the number one. Kay kahapon sa topic po natin, no, sa John 3:16, you know, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him will not perish but will have everlasting life. And then so John 17 verse 3, this is everlasting life, that we may know God and Jesus the Son of God. So ito yung call ni God sa buhay po natin, no, na talaga makilala natin ang Diyos na naglikha sa atin, Diyos na mayroong plano sa buhay po natin, at ano pa, magkaroon ng fellowship sa Kanya. Magkaroon talaga ng fellowship sa Kanya. And then, number two fold is to walk out and fulfill His specific design and purposes for your life. Now, we need to walk out. We need to walk out and fulfill. So, paano natin siya ma-walk out kung wala tayong intimate relationship with God? Paano natin yun ma-walk out kung wala tayong fellowship with God? So, paano tayo magkaroon ng fellowship? Kagaya dito, that is part of our fellowship. Reading the Bible is part of our fellowship. Spending time with God in prayer is part of our fellowship. Amen?
even though just be quiet in the presence of God, that is our fellowship. Amen. The more that we will spend more time in God in fellowship, then the more God can communicate to us His plan in our life. And then the more that He can communicate His plan in our life, then that's the time that we can walk it out and fulfill it in our life. So it's not automatically then. Even though you want to fulfill the plan of God in your life, but if you will not exert an effort, no, exert that, do your best, no, to present yourself to God as a workman who does not need to handle the truth correctly, you cannot fulfill the plan of God in your life. Okay, so na-discuss na din po natin na high calling, it's an upper call. No, it's an upper portion. It's illustration ko po yung skyway. No, it's not lesser, lower, but it's an higher. So kaya talagang mayroong process talaga kailangan. Yung mayroong determination, mayroong pursuing talaga, no? Mayroong goal, mayroong perseverance. Parang nakikita ko dito, determinado ka, may pursuing ka, may seeking ka, at pagkatapos mayroong perseverance. Kasi kung wala itong mga character na to, hindi mo talaga mararating yung lugar na yon. Amen? Hallelujah. And then, your high call is what God has designed for you. This is not our design. This is not our idea. This is God's design for us. Amen? And only for you. And only for you. No? God designed for us what? It's just only for you. Okay. So, sa Jeremiah 1 verse 5, i-recap lang natin kunti. No? Before the foundation, before I form you in the mother, in the womb, no, I knew you. Before God formed us in our mother's womb, God knew us. Amen. When God knew us, before the foundations of the world. Before you were born, I sanctify you. I ordained you a prophet to the nation. So, meron talagang pagkatawag ni God sa buhay po natin. Hindi naman tayo, lahat tayo pastor. No, hindi tayo lahat pastor. Okay? Hindi tayo lahat pastor. But we have part in the body of Christ. We have part in the kingdom of God. We have part in the big picture of the plan of God dito sa mundong ito. And part po natin is to discover our part in that big picture. Maliit man yun sa tingin mo, if it is from the Lord, it is big. Okay. God's calling, okay, is what you do and who you are. This is God's calling. And God's calling natin is what you do and who you are. Kaya para makikita ko dito no, na kung sino ka, hindi talaga po pwedeng gawin mo yung no copycat, no copy paste, no copy paste talaga, no copy paste and cut. So ang trabaho mo ngayon, ang assignment mo is talaga ordained design. Kung sino ka, yun yung assignment mo. Kung ano ka, yun ang assignment mo. So God's calling for you refers not only to the task or function and assignment that He has planned for you to fulfill, but also to your identity and design. No? Yung identity mo in Christ and design. Kaya ang pagkatawag ni God talaga sa atin is by design. Kung ano yung disenyo, kunyari ako, kung ano yung disenyo ni God ng pagkalikha sa akin, yun yung gagawin ko. No, as design, no, kung ano yung pagka-disenyo ni God, paglikha ni God sa inyo, yun din yung gagawin mo. Kaya parang ito, hanggang nakita na lang, ganyan ang pops ko. Okay, meron ako mga pasok-pasok dito kasi nagbabalak ako magtatanim. Okay, ito ginawa to, disenyo, design para paglagyan ng halaman. At hindi din siya panglagyan ng temporary kasi plastic lang po. Ibig sabihin, dinidesign ko siya ganon para paglagyan mo ng halaman for a while lang habang lalago siya para tutubo. Ngayon, pagtubo na siya, ready na siyang i-transplant doon sa pasok talaga kung saan mo talaga siya ilalagay. Design din doon para sa kanya. Okay? So ganun tayo, no? Nilikha tayo ni God, no? At mayroong assignment na binigay ni God sa atin, ordained assignment, no? Designed for us.
Okay? Design. Para talaga yun. Yun talaga, nili ka talaga. Para. Fit talaga sa'yo. Okay? Fit talaga ka. Hindi po pwede talaga. Yung sinabi ko, hindi po pwede magka-copy-paste. Hindi po pwede magka-copy-paste at saka cut. Kasi, kailangan talaga muna, makilala mo talaga sino ka kay Kristo. Kaya number one fold is to know God. Kasi the more you know God, the more you know yourself. And then, yun yung gagawin mo as God's design for you. So when you think of a calling from God, we normally first think of something we are to do or accomplish. And this is certainly part of God's calling for you. There is something and some things that you have been put on the earth to accomplish and participate in during your brief experience here on earth. Ulitin kong ganda nitong statement. There is something and some things that you have been put on earth to accomplish and participate in during your brief experience. Kay kapatid, our place here on earth is a temporary place. No? This is a place na kung saan tayo ni God ay ini-equip, itinitrain for our eternal ano, work. Hindi, kumbaga, ito is preparation to for what He has prepared eternally. Amen? Amen? Kasi doon naman talaga temporary lang tayo dito. Kaya sayang, kung dito pa lang, hindi mo na-prepare, hindi ka na-equip. Kapatid, paano mo magagawa ngayong hinahanda ni God na trabaho sa iyo doon? Amen? Kunyari, ako, tinawag ako ni God mag-preach. Okay. So siguro, pagdating ko doon, ang trabaho ko dito, yun din ang tatrabaho ko doon. Mag-preach pa rin ako doon. Amen? Kung ikaw ay singer, pagdating doon, singer ka rin. So kung ano yung design na pagkalika ni God sa atin, yun pa rin ang gagawin po natin. Okay. Sa James 4, kaya mas lalo nating hahasain and i-discover talaga ano yung disenyo na inanunigal sa atin. Yung gift and talent na meron tayo. So James 4 verse 14, sinabi niya dito, whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanish away. Okay? Kapatid, temporary lang tayo dito. Kaya huwag natin talagang, yung sinabi ng Bible, do not love the world. He who loves the world, no? Do not love the Father. Because this is a temporary. We will enjoy our temporary place. No, hindi talaga tanda ito ipagpupurso. Kaya kung tayo po ay dinidisenyo ng Panginoon, mayroong purpose to God, sinabi kanina that God put us, no, in this earth to accomplish and to participate for the big picture, then why not seek for those things? Why not prioritize talaga natin na madi-discover kung ano yun? Okay, so temporary lang tayo sa mundo ito. Ephesians 5, huwag tayong matakot na mamatay. Oh, hallelujah. Ephesians 5, verse 16. Pero handa ka na rin yung dapat, Lord, bago ko, Lord, aalis dito sa mundo, gusto ko talaga, Lord, na-accomplish ko muna ang dapat kong i-accomplish sa mundong ito, yung ordain mo na gagawin ko sa mundong ito. Sa Ephesians 5, verse 16, sinabi niya dito, redeeming the time because the days are evil. So we need to redeem the time. No? This is a temporary, well, just like a vapor. One day, ano? Mawawala tayo sa mundong ito. Sabi niya, grabe yung buhay, parang bula. Okay, talagang saglit lang. Alam mo, saglit lang talaga. Saglit lang. Si John 10:10, B.A., saglit lang talaga. No? Yung buhay natin dito, saglit lang talaga. Kaya yung kailangan natin, we need to redeem the time. No, redeeming the time because the days are evil. Amen? Hallelujah. So, there are certain tasks and assignment that He has filled. Diko, dandahanin ko to. There are certain tasks and assignments that He has planned for you and called you to do. Ang tanong, alam mo na ba yun? Ginagawa mo na ba yun? Amen? And are you still doing it right now? So these are part of God's high call for you. No? This is the work for which God has called you to do.
mayroon siyang plano, mayroon siyang assignment na binigay sa atin, designed for us. Kaya yung lagi kong sinasabi, you cannot do what I do the way I will do it. I cannot do what you do the way you do it. Okay, pwede ko siyang gagawin, but that is for you, designed for you. Kaya there's ability in you, there's anointing in you to do it right, no, to do it right according to His ways. If I try to do it, I cannot do it the way you want, the way I do it. Amen? So, kailangan talaga natin ng discovery. Amen? Sa Acts 13, verse 12, sa New King James Version, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So, saan ngayon nagkaroon ng result? Okay, saan ngayon nagkaroon ng revelation for the specific call doon kay Saul, doon kay Barnabas in prayer? Kaya kapatid, kung wala talaga tayo sa prayer, hindi ka nag-i-involve sa prayer. Amen? Okay, you are praying, but you are not involving yourself in prayer, lalo na sa corporate prayer. No, pag mayroong corporate prayer kasi mapabilis po talaga, no, yung process ng plano ni God sa buhay po natin because there's a supply sa bawat isa sa atin. So, now, separate to me, Barnabas and Saul, for the work to which I have called them. So, itong time na to, hindi ba sila nag-work? Hindi ba sila sa ministry na? They are already in the ministry, no? They're already serving, but there is a particular calling. There is a specific, parang ito yun. There's a call, there is a particular call, and there is an specific call na binigay ni God sa atin. Amen? Kaya, face by face. Okay, ngayon, okay, andidun ka. Pero hindi pa yun. There is a particular call. This is a special assignment, specific assignment na nais ni God ipapagawa niya sa ating mga buhay and every season according to His design. Kaya huwag talaga tayong titigil. Pag mayroong mga challenges na dumating sa buhay po natin, lagi nating iisipin, mayroong magandang plano si God sa buhay ko. And I want to continue. Kaya pag ganun pala, no, pag ganun pala na na-establish na sa heart mo na mayroong magandang plano si God sa buhay mo at andudun ka na, wino-workout mo na, you're working it na, and then pag mayroong mga challenges sa buhay mo, ano mangyari? Hindi talaga ka mayayanid. You keep on looking forward. That's part of the challenge. That's part of the learning. No, kaya andudun talaga ka agad in humility kasi we are equipped by God. Hindi tayo magagaling na mga mandirigma. Amen? Ini-equip pa tayo ni God para maging mandirigma. So, kung ini-equip tayo ni God na maging mandirigma, marami ka talagang battle na harapin sa buhay mo. Amen? But the good thing that we are victorious. The good thing that we are always in the winning side. At dito din po, doon din makikita yung heart natin. May i-expose po tayo pag merong challenge ka agad. Na darating, no, doon mo maririnig, doon ma-expose ano yung puso mo, ma-expose ngayon yung mouth mo. Amen? Kaya pagpapasa ka doon sa test na yun, praise the Lord. Again, another breakthrough. Another pop lifting up. No, you rise up. Again, kasi pumasa ka doon sa channel. So, talagang yung sinabi ko, Satan is doing his best. No, na hindi talaga natin magagawa yung plano ni God sa buhay po natin. But if we are alert, kumbaga naka-anchor na yung heart mo talaga, no, Lord, this is my life now. Ito na talaga ako. Kaya ano mga challenge sa buhay po natin? Wala. Kumbaga, you are always compelled. You are focused. You are determined. Yung lagi mong tinitingan, yung nakikita mo in the spirit, hindi yung nakikita mo ngayon sa sitwasyon. Amen? Hallelujah. At sinabi din dito, no? Diba? Separate to me Barnabas and Saul, santo, sa prayer and fasting. But also included with God's calling to you is who and what God says to you. Ano ba ang sinasabi ni God sa'yo? Sino siya? Sino ang Diyos? Number one fold, sino ang Diyos?
At ano ang sinasabi niya sa iyong gagawin mo? That's the call. So whatever God calls you, that's what you are. So anong pagkatawag ni God sa iyo, that's what you are. Amen? Kaya ang tawag ko, iba sa tawag mo. Diba? Diba? Kahit sa pangalan, pare-pare yung pangalan, pero ang pagkatawag iba. Pagdating sa nickname, hindi talaga pare-pare yan. So may kanya-kanya talagang pagkatawag. So kung tinawag ka ni God, no, that's who you are. You cannot be anything else. You cannot be anything else. Even though you may try from time to time, no, you will never be truly happy and successful outside of God's design for you. Kahit na you try to do these things, if it is not God's call you or design for you to do it, you are not successful, you are not satisfied, and you are not happy. Yung ginagawa mo, pinipilit mo na lang talaga ang sarili mo. Kasi kailangan ko itong gagawin. I mean, kunyari, trabaho. Diba? Trabaho. Hindi ka masaya sa trabaho na yun. No? Hindi ka masaya sa trabaho na yun. Pero kailangan kong tatrabawin to. Kailangan kong gagawin to. Kasi kung hindi ko to gagawin, paano? Anong makakain namin? So parang pinipilit mo na lang talagang sarili mo, no? Doon sa lugar na yon, no? For the sake na mayroon kang makain, but in the inside, you are not happy. You are not satisfied. Kapatid, pag ganun po yun ang naramdaman mo, is not God designed for you. Kahit sa lugar, kahit sa lugar, kahit sa lugar. Okay? Kahit sa lugar. Ako, nakailang bahay na ako sa Northgate. Okay? Ito yun. Sampo lang talaga yun. Okay? Paano ko nalalaman na hindi na ako lalabas na ako doon sa church? Okay? There's something in the inside. Masikip na ang church. Hindi lang physical na masikip. There's something in the inside of me na masikip. Masikip. Ayoko na dito. Masikip. Kaya, automatic, Lord, saan ang bahay ko? Second lang, tinuro yung bahay ni Nanay Mary. Okay. Pagdating na naman doon kay Nanay Mary, siguro nag-2 years ako doon sa bahay ni Nanay Mary, naramdaman ko na naman na hindi na rin ako satisfied, parang ayoko na naman din doon. Okay? Pagkatapos ngayon, yun nga, kinuha yung bahay kasi na ba yun, na-forfeit na yung bahay. Tapos sabi ko, Lord, saan ang bahay ko ulit? Yun nga, yung kay Marites Avalon, doon ako nalagay. Okay, nag-enjoy ko muna. Pero there's something in it. Umabot na naman siya ng 2 years. 2 years. Umabot na naman ng 2 years. But there's something in the inside. But ayoko na dito. Ayoko na dito. Hindi ako satisfied. Parang discomfort na ako doon sa bahay na yun. Discomfort na ako sa bahay na yun. At pagkatapos, nung na-discomfort na ako sa bahay na yun, yun, umalis si Helen. Kaya doon ako sa bahay nila. Ayun, dumating namin sa bahay nila. Nag-2 years din ako doon sa bahay nila. Kaamni pala ako sa labas, gumagala. Nung pagdating doon, eto na. Alis ako dito. Then one day, one morning, one Sunday, Lord, anong gagawin ko dito sa bahay na to? Anong plano mo dito sa bahay na to? The same day, si daday pala, pinapanalangin yung bahay na yun. And then, nabalik na ko doon sa church. O ngayon, satisfied na ako doon sa church. Tapos tanong naman ako ngayon, hanggang kailan kayo, Lord? O di ba, mayroon ako dito sa Bulacan, dito ganyan. Tanong na naman ako ngayon, Lord, saan na talaga ako titira? Mas gusto ko na dito, pero Lord, I'm always open. I'm always open. So kapatid, sa bawat lugar na pupuntahan mo talaga, if it is God's design for you, there is peace, there is joy, there is blessing, there is protection, and you are happy inside out. No? Yun po yung plano ni God. If it is God's design for you, then satisfied ka talaga. No? Happy ka talaga. Okay. Sinabi sa Romans 14, Romans 4, 17 to 18. As it is written, I have made you a father of many nations. Ito kay Abraham. In the presence of him whom he believed, God,
him who believe God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did, who contrary to hope, in hope believed, so that he became the father of many nations, according to what was spoken. So shall your descendants be. Sinabi dito, according to what was spoken. Kaya ang call ni God is who He is and what He says to you. Ano ba ang sinabi ni God sa'yo? No? Ano ba ang sinabi ni God sa'yo? Pag merong sinabi ni God sa atin, dapat yun talaga ang gagawin po natin. Okay, we're talking about the call of God. No? We're talking. Ang calling ni God, hindi trying. Okay, try ko muna talaga. Dito muna ako. Mukhang sa music team ako, try ko nga. Mukhang dito ako sa production team, try ko nga. Hindi trying, kapatid. There's an action. There's an instruction. Na doon ka talaga. No? Doon ka, yung po yung assignment mo. According to what was spoken. Okay, ginagawa ko to dahil ito, yon. Ito yung narinig ko, ito yung gusto ni God na gagawin ko. Amen? So in case, now in the case of Abraham, God called him the father of many nations. This is the call of Abraham. And because this is who God called him, father of many nations, this is who Abraham was. Kasi tinawag siya maging tatay ng buong bansa. Kaya siya talaga yun. Kaya kapatid, kung anong pagkatawag ni God sa iyo, that who is who you are. Designed for you before the foundation of the world. Kung ikaw ay tinawag magnegosyo, nasa marketplace, that what God has called you before the foundations of the world. Amen? And by revelation, now you are working and doing it. Hindi lang gusto mo, hindi lang sumagay sa isip mo, but that was God's design for you before the foundations of the world. Kaya magpa-prosper ka talaga, no, sa mga gagawin mo. Kung ikaw ay tinawag na doktor ng Panginoon, hindi ikaw yung tumawag, kundi ang Diyos ang tumawag sa'yo. Meron akong binasa ngayon. The Secret of Prayer ni Pastor Mark Tankard, sinabi niya, how do you know that is what the Lord wants you to do? Kasi parang ang sinabi niya na mayroon sa heart niya na tinawag siya sa mission, pero hindi niya alam kung saan, paano mag-start, ganyan. And then, it's good talaga to have a pastor. And then ang ginawa niya, umupo siya sa pastor niya. I-paraphrase ko na lang to, no? Umupo siya sa pastor niya. Pagkatapos, sinabi, sinishare niya yung kanyang nasa heart niya. At sinabi ng pastor sa kanya na, build your faith. If that's what the Lord or what you want, sa naman, kung yun ang gusto mo, na naramdaman mo na yung gusto kong ginagawa ni God sa'yo, and now hindi mo pa alam, sinabi niya, build your faith in that by putting it in your mouth. What do you want? Okay, you want to be a missionary? Okay, put it in your mouth. Put it in your mouth. I want to be a missionary. Lord, what do you want? Lord, okay, it's in my heart. Sinabi niya, just put it in your mouth, because every time you hear your mouth speaking of what you want, there's a witness in your heart. But if there's no witness in your heart, what you are saying is not from the Lord. That's yours. So every time what you want, every time you put it in your mouth, and then there's a witness, and that witness is increasing and increasing. That's what you build. You build your faith on that. Amen? By putting it first in your mouth. But if you keep on saying those things, but there's a witness in your heart, let it aside. Put it aside. Diba? So ganun sa atin. Okay.
Nyari ikaw, G, gusto mong maging accountancy. Lord, thank you. I want to become an accountant. I am accountant. I am an accountant. I am an accountant. I am an accountant. And then as you keep on saying that, listen to your heart if there is a witness. That's how you build your faith. And pray in the spirit, no? Because when you pray in spirit, we are building our most holy faith. Okay? Start in the mouth. Okay, meron akong narinig dito, testimony, negosyo. Okay, kung yun nilagay sa iyo na negosyo, okay, put it. Thank you, Lord. I am anointed businessman. I am anointed businessman. I'm anointed businessman. And then every time you speak that in your mouth and there's a witness in your heart, amen, there's a witness in your heart, every time you speak that, then build your faith in that. And one day, it shall come to pass because you will have what you say. Kay kapatid, ano ko ba sabihin? Ganito lang yan. Ang plano ng Diyos talaga, hindi ko nung sumasagi sa isip mo, yun na kagad yun. If you want to really to fulfill the plan of God in your life, you do it by faith. And it is by revelation. There is a process how to make it happen. Hindi ko ano yung sumasagi sa isip natin, yun na kaagad yun, yung gusto ko natin. Remember that we have a flesh and we are spirit. Amen? If you don't know how to ano ba yun, to control, to take dominion of our flesh, then flesh talaga. We cannot recognize that it's already from the spirit or not. Kapatid, pag si Satanas ang tumera, he's like a roaring lion. Amen? Madidevour ka talaga in just twinkling of an eye. Amen? Twinkling of an eye. So, yun, practice talaga. Okay? So, yun ang ginawa ni God because, kaya nakakatawa kasi, oo nga, Lord, ano, no? So, every time, totoo yun, every time, nasasabihin mo yun, what do you want? Lord, I want this. Put it in your mouth. And then listen to your heart. If there's a witness in your spirit, then pray in tongues. Build that. Hindi ka, kagad. Pray. Hanggang one day, ayan na, manifestation na. Kapatid, we're talking about the high call of God. We're talking about God's best. Amen? God's best. 1 Corinthians 15 verse 10, sinabi, but by the grace of God, I am what I am. This is Apostle Paul. And His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but by the grace of God, which was with me. So, in doing the will of God, in fulfilling the high call of God, in manifesting the best things of God, kapatid, yung sinabi ko talaga, hindi po pwedeng magtamad-tamad. Hindi talagang middle ka lang. There's a determination. There's a laboring na kailangan mong gagawin. Kasi sinabi na, but not I, but it's the grace of God which was within us. Kaya yung pag-labor po natin, hindi talaga atin yun. Kaya kahit na gaano kadami ang trabaho mo, okay? If you know na yun ang pinapagawa ni God sa'yo, then yung labor mo na yun, fulfilling. No, there's fruit. Satisfied ka at the end of the day. I mean, kasi nagawa. And it's not you, it's the grace of God within you. No, yung nagle-labor na yun. So you are what you are by the grace of God and according to His design. You are what you are. Amen? Kaya huwag talaga tayong, be real. Yun lang natin yung sinabi. Be real. Magpakatotoo ka, sister. Magpakatotoo ka, brother. Kasi the more you are real, the more you are freer. No? The more you are free if you are real. Kasi wala kang tinatago. Amen? Wala kang tinatago. No? Malaya ka. Kasi nagpakatotoo ka lang. No? That's who you are. Okay? Yun yung kagandahan. Kasi the more you know God, the more you know yourself. Kasi you will reflect God. Tandaan po natin, the word of God will expose us. Amen? Kaya, the more you could see
the more you immerse in the Word of God, tapos doon ako na ngayon na-appreciate yung mga challenge, no, yung mga yung mga parang mabubulaga ka na lang, no, mayroong mga darating na mga circumstances sa buhay mo. Doon kayo yun, doon ko ngayon na-appreciate na part, hindi siya maganda, but that's a part of exposing who you are. That's a part of exposing kung sino ka na talaga ngayon. Ano ka na talaga ngayon? Kaya nakakatawa. That's why you always, the moment you always pass the test, then there's breakthrough na mangyayari. No? There's supernatural things na mangyayari. Kasi you know already how to handle when that circumstances dumating sa'yo. Kung mayroon kang kalaban, alam mo na ngayon kung paano mong i-defense ang sarili mo. Ano mo na ngayon, alam mo na ngayon kung paano mong ipoprotect ang sarili mo. Amen? Ulitin ko po, you are what you are by the grace of God. Sabihin mo, I am what I am by the grace of God according to His design. Ulitin po natin. Gusto kong namnamin mo yun. Gusto kong isapuso mo yun. I am what I am by the grace of God according to His design. Kapatid, pag yun ang establish mo sa heart mo, hindi ka na ma-intimidate, hindi ka na ma-insecure, because I am what I am by the grace of God according to His design. So hindi ka talaga ma-insecure. Amen? Hindi ka na ma-insecure. No? Magkaroon yun ng security mo. Magkaroon ng confidence sa'yo. Amen? I am what I am by the grace of God according to His design. Kaya unti-unti mo na ngayong mahalin ang sarili mo. Hindi mo nasasin, ang pangit ko. Ayaw ko sa sarili ko. Diba? Now, you start. If you put it in your mouth and then listen to your heart, okay, I am what I am. I am what I am by the grace of God according to His design. And there's something more in me. There's something more beautiful in me. Amen? According to God's design. So you start to see yourself differently now. No? You start to see yourself the way God created you. Hallelujah. Okay. If you start to see yourself the way God created you, and now what will happen? You will do what He designed for you to do. Because you start now to see yourself the way God says you and design you. So, di ba? Nilikha ka ni God according to, so that yung trabaho mo, assignment niya according to His design for you. Kaya di ka nilang magugulat, magtataka ka, bakit itong ginagawa ko ngayon? Because that's how God called you. That's design for you. Yun ang gagawin mo. Disenyo talaga ni God para sa'yo na gagawin. Napapansin niyo po, sa plan ng Panginoon, hindi talaga, ganun-ganun lang tayo. May proseso nang gagawin. Kailangan mag-aaral talaga tayo. Okay? If you want His best. Ang tanong, do you really want His best? Or just your best? Amen? If it is best already sa inyo, lagi kong naririnig, lagi kong nare-reminded. Kung talaga sa tingin mo best din sa'yo, ang tanong mo ulit, second question daw, second thought and second question, is it already best in Him? So kung best sa'yo yun, tapos tatanungin mo, balik mo ulit sa Creator natin, no? Ito na ba ang best ni God para sa akin? Kaya it's good talaga na ilabas mo nga talaga naman sa bibig mo and then listen to your heart. Pag marinig mo, walang witness sa heart, oh nga, hindi pa. Hindi pa. So, don't stop. Keep moving. Keep looking. Amen? Hallelujah. For God's best in your life. Okay, ulitin ko po. Ito sa area na to. You are what you are by the grace of God according to His design. In reality, you cannot successfully be anything else. Kahit paanong gagawin mo, you cannot be successfully anything else because it is not designed for you. There's a place, there's a work that God really designed for you according to His purpose, according to His will. Kagaya kanina, para sa mga nalilate. Okay? Itong pasok na to, binili ko kasi
nagbabalak ako na magtanim ng halaman. Okay. So itong pasok na to, bakit ko to siya binili? Kasi nga, pang seedlings pa lang. Okay? Ito yung lalagyan ko para magpapatubo muna ako ng halaman. Pero ito yung purpose niya. Hindi talaga siya paso na lalagyan ko na talaga ng halaman. Pangpatubo lang ito ng halaman. So this is design. So mayroong paso na design talaga para pag tumubo na yung halaman ko, okay na siya, maganda na siya, ready to transplant na. Lagay. Kaya ang purpose na din dito, pwede mo na din siyang hindi pupunitin kasi kusa na siyang mapupunit abang tumatagal kasi disenyo talaga siya doon. Hindi siya pang matagalan, pang tempura, mabibreak to habang tumatagal. Kaya ilagay mo lang ito sa paso na kung saan mo siya ilalagyan, design sa halaman mo, and then yun na sila, habang buhay na, or di nila habang buhay, pero at least makikita mo na sila ay permanent na silang halaman paglalagyan mo, design. So, hindi to siya magiging successful habang buhay. Mabibreak to kasi hindi kaya ng gamot. Ugat niya. Okay? At saka sa araw, hindi siya. So, that's design. So, same with us. Merong disenyo si God. Merong purpose si God. Kung para saan ka. Para saan ka? No? Kung para saan ka. Kung anong purpose niya sa'yo. Kung anong kaloban niya sa'yo na gagawin mo. Pag ginagawa mo yon, magpa-prosper ka talaga. Mag-successful ka. Kunyari, okay, parang ganito yun. Di ba ECE ako, engineer? Tamang-tama yung aking suot. Okay. ECE ako. Yun ang kinuha ko. Inaral ko. 5 taon. O 4 kalahating taon lang. Ginastusan ko. Umiiyak ako. Sunog kilay ako. Nagpupuya. Lahat ginawa para matapos ko ito. Ang tanong, hindi pala pinapagawa ni God sa akin. Hindi pala yung pagkatawag ni God sa akin. So, anong nangyayari hanggang t-shirt na buti lang may t-shirt? Iba yung, you know, nag-success ba ako dito? Hindi. Sana ko ngayon nag-success. Sana ko ngayon naging fruitful. Sana ngayon mayroong mga taong nababago sa buhay. Ang mga buhay nila, mga pamilya nababago. Dahil yung nga pala ang pagkatawag ni God, disin nyo, hey, babae, ikaw, Lani, ito yung gagawin mo. Para dito ka, ito yung gagawin mo. Kaya, ano nangyayari? Mayroong impact. Mayroong bunga. At hindi lang temporaring bunga. Hindi ko man sila nakikita na yung bunga na yon, kapatid, may aanihin ako doon. Hindi nawawala yung bunga. Yung merong eternal impact na nangyayari. Alam ko ba yon? Hindi. Amen? Hindi ko alam na ganyan yung plano ni God sa buhay ko. Bakit nag-engineering ako? Dahil plano ng magulang ko. Wala akong choice. Gusto ko na rin. Pero iba pala talaga ang gusto ni God sa buhay ko. Praise God, naturuan kayo ng ganun ngayon. Kung naturuan ako dati, edi dumiretso na ako. Diba? Dumiretso na ako kung naturuan ako sa mga ganung bagay. Kasi you cannot successfully be anything else if you're doing the things that not really God designed for you. Kaya kapatid, dito talaga yung asking. Yung seeking talaga, yung knocking. Hallelujah. Doon mo makikita. Amen? Woo! Praise the Lord. Having born again, kahapon na born again na siguro tayong lahat, di ba? Praise the Lord. At saka yung ibang nag-ano. Having born again, you can now find your identity. Kahapon, di ba? You can enter the kingdom of God. Now you can see. No, unless you are not born again, you cannot see, you cannot be acquainted, you cannot know, you cannot experience the kingdom of God. So kapatid, having been born again, you can now find your identity. You can now find your purpose. You can now find God's calling in you, in Christ Jesus. Yun ang purpose ni God. Bakit ka dapat muna ma-born again?
Kasi nga, mayroon nga siyang plano, mayroon nga siyang good work na piniprepare po sa atin before the foundations of the world, ayon po sa Ephesians 2 verse 10. Amen? So ano mangyayari? It will be of great benefit to you. Pag naborn again ka na, it will be of great benefit to you if you will invest time to study and meditate on God, on who God says you are in Him. No? Kailangan ka mag-invest ng time. Kailangan ka mag-invest ng time. Kailangan kang mag-aral talaga. Kailangan kang mag-meditate kung anong sinabi ni God sa iyo, kung sino ka kay Kristo. Amen? Ano pa? There are many in Christ. There are many in Christ, in Him, and in whom. Scripture in the New Testament. This is who you are and what God says about you. This is what God calls you. Kaya, pwede natin balikan ulit sa epistles. Pag mayroong in Him, in whom, hallelujah, praise God, that's who you are. That's your identity in Christ. Amen? Once you discover who you are, it will empower you what to do. So, kailangan mo muna talagang i-discover yun. Pag na-discover mo na kung sino ka, your identity will empower your activity. Amen? Your identity will empower your activity and will empower your destiny. Talaga, kailangan talaga natin mag-aaral. Okay? Sa salita ng Diyos. Okay. All that you have, all that you are, and all that you do will never be, ulitin ko po ha, all that you are and all that you do will never be bought in this life and throughout eternity can be found in Christ. So lahat yun makikita natin kay Kristo. Okay, 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, you are a new creation. Old thing has gone, behold new things come. So kung nire-recreate tayo ni God, nire-renew tayo ni God, nire-reborn tayo ni God, there's something in you, no, that God put in you that you will exploit, no? You will discover na pwede mong, kung sinabi pa nila, mayroong mga inventor, we, as a believer, a new creation, a born again, a heavenly man, no? Mayroong dinidesign against atin na i-discover natin yung po yung invention na pwede mong i-create dito sa mundong ito. Ikaw yung original. Amen? Original. Binigyan sa atin. So, meditating on who and what God says calls you in Christ will open up revelation into those good works that God has planned for you and the kind of life that He designed you to live. Ulitin ko po. Meditating on who. Okay, kilala mo na ngayon, no? Kasi lahat talagang in Christ, everything that we have is in Christ. Where is Christ? It's already in us. So, habang minibinit mo yun kung sino ang Diyos, sino ka sa Kanya, anong pagkatawag niya, will open revelation, will open up revelation into those good works that God has planned for you. Hallelujah. So, yun nga, our identity in Christ, your identity in Christ will empower your identity. Kasi the more you see yourself in Christ, the more you will see, okay, what God has called you to do and designed for you to do. Amen? Hallelujah! And the kind of life, ito lang, and the kind of life that He designed for you. Okay, doon mo na ngayon, ma-recognize. Pag mayroong mga trouble, no. This is not God's design for me. Okay, that's the time now you can resist. That's the time now you can exercise your authority. No. This is not God's design for me. This is not what God calls me to do. This is not what I am. This is me. This is what God called me to do. This is my life. No? Kaya pag nakikita mo yun, kasi nga nakikita mo na mayroon ng revelation, no, hindi to. Ang pagkatawag ni God sa akin, ito yung buhay ko na dapat kong lalakaran, hindi ito. Ito yung buhay kong lalakaran, mabubuhay ako sa abundant life, hindi dito. Kaya pag mayroong hindi maganda, no, you can exercise the authority. Hindi naman tayo perfect, no? Marami tayong mga mali,
Pero ang kagandahan, because we always learn from every lessons. Amen? Kasi ganito yung kapatid, kung gusto mo talaga yung best kay Lord, simple lang. Di naman talaga tayo perfect kasi meron tayong flesh. Pero dito ko, ito ko yung na-realize ko or nagkaroon ako ng understanding or paano ko ba sasabihin na na-experience ko. Okay, I would say na lang na-experience ko. Natutunan ko, ayan. Na, kunyari ako, mayroon ako mga mali. Ang lagi ko talagang tinatanong, Lord, bakit? Paano yung nangyayari? Paano yung nangyayari? Bakit nagkaganon? Anong problema? Lord, help me. Show me. And I'm willing to fix it. I'm willing to align it. Lord, turuan mo ko. Ano nangyari? Paano yun na hindi na ulit mauulit? So, instead na magre-rebel ako, ang ginagawa ko, nagpapa-examine kagad ako kay Lord. Lord, okay, anong area dito? Paano ito nangyayari? Okay, tulungan mo ako. Ah, okay. Ah, ito palang ginagawa niya. Okay. Susunod, hindi mo na ako maluloko. Susunod, hindi mo na ako maiisahan. Susunod, okay? Kasi you communicate agad kay Lord. Kasi siya lang naman yung nakakaalam. Kapatid, ini-equip tayo dito ng Panginoon sa mundong ito. Walang expert sa ating lahat dito. Amen? We have the teacher. We have the Holy Spirit. Even in the natural, lahat tayo mga estudyante. Pag mayroong exam, hindi naman talaga lahat tayo. Minsan bumabagsak tayo sa mga exams natin, nafe-fail po tayo. Pero tumigil ba tayo? Hindi. Nag-aral ulit tayo. Diba may mga teacher din na magagaling din, magturo. Sabi, sige, ang ipofocus na yung hindi mo alam, yung lagi kang nagfe-fail, yun ipofocus na lang hanggang makukuha mo talaga. Say, oh God. Yung mga areas natin na lagi tayong nafe-fail, doon din talaga dapat, doon tayo nila ituturuan na hanggang ma-master po natin yun. Okay, nakukuha na natin. Okay, iba na naman. So, same with God. So, dapat talaga yung reaction po natin, yung response natin talaga, yung humility talaga. Asking, Lord, okay, anong area dito, Lord? Show me, Lord God. Kasi nga, nakikita mo na nga, after nga nito, kilala mo ang sarili mo, okay, alam mo yung maraming mga plano sa'yo sa buhay mo, at gusto mo na talaga mangyayari yung best ni God sa'yo, okay, and then nakikita mo who you are in Christ, then meron ng revelation niya na dapat ito yung buhay ko ngayon, the way the Lord want me to live. So, the design that God want me to live, this is the life that God designed, no, for me to live, for my family to live. So, nakita mo na yon kasi nire-reveal na ni God sa'yo. Kaya parang pangit na dumating, i-resist mo talaga yon. Ayoko dito. Ito yung nakikita ko. Ito yung plano ni God sa buhay ko. Ito yun. Yun na yung tayuan mo. Kaya meron ng fighting na naman doon. Merong battle talaga doon. Pero the good thing is, dahil nakikita mo, yun na naman talaga yung workout mo. Hindi po pwedeng, the moment nakikita mo, hanggang doon ka lang. The moment nakikita mo, kapatid, automatic talaga merong battle na mangyayari. And then, position yourself. Fight the good fight of faith. Okay. Your future, both earthly and beyond, is in Christ. So, how can we live and enjoy the life that God has designed for us here on earth and the things that He designed for us to do if we will not spend time talaga? Make a quality decision to know God. Again, because the more you know God, the more you will know yourself and the more God will reveal to you His design for you and the work, the assignment that He wants you to do as designed also for you. Amen? Hallelujah! So, dito lang muna tayo. So, tandaan po natin na ang tawag ni God sa buhay mo ay hindi ang Diyos nagkakamali. Who you are today, what you do, and who you are, that's God's calling. Parang, yun nga, kunyari, ang pagkatawag ni God sa akin pala, pastor, kaya ko na lang, ang pagkatawag pala ni God sa akin, magpapastor, ang pagkatawag pala ni God sa akin, magpapioneer ng church, at ngayon, magtuturo sa online, and yes God, wala naman talaga to, never to sumagi sa isip ko. Tapos ngayon, ang ginawa ko, yun nga, nag-aaral ako ng engineering. Nung hindi ako pumasa sa board exam sa engineering,
nangarap ako ngayon. Actually, doon talaga doon nang start kasi ayoko magiging teacher. Ayoko talaga maging teacher. Ayoko maging teacher. Iba yung tingin ko dati sa mga teacher. Ayoko maging teacher. Nakakapagod yung teacher. Gito, ganyan, ganyan. Pero nung hindi ako pumasa sa board exam, pumasok sa isip ko, magtuturo ako. Tingnan mo. Magtuturo ako. Kasi, sige, magtuturo ako. Gusto ko magiging professor. Okay? Gusto ko magiging professor. So, nangyayari. Nagkaroon ako ng desire. Noon, ayoko mag-teacher. Ayoko talaga, ayoko mag-teacher. Nakakapagod mag-teacher. Mag-aaral ka lagi. Bit-bit mo lagi. Yung mga ganun. Then, nag-engineering. Hindi pumasa sa engineering. Kaya kapatid, yung hindi maganda nangyayari sa'yo, the Lord will always turn it into good. To make you realize He's really designed in your life. Okay, hindi ako pumasa. Biglang sumagi sa isip ko. Kasi nung unang time, pwede ka maging professor kahit hindi ka board passer. Kailangan ka lang kukuha ng education. 18 units, pwede ka na. Di sabi ko, sige, gusto ko mag-teacher na lang kaya ako mag-professor. Gusto ko magiging professor. Tapos nag-inquire na ako, kunya, nag-ano na ako, nag-apply ako, nag-apply ako. Ay, nagtanong ako kung pwede ako mag-apply. Tapos ngayon, ni-required nga na ano, na magkaroon ng 18 units na education. Di nag-inquire ako ngayon ng ano, ng school para magkuha nga ako ng 18 units, i-comply ko yung 18 units para magturo ako, magiging professor ako. Kapatid, saan ako napunta? Hindi sa 18 units na education. Sa Bible school, bumagsak. Pero tignan mo, anong ginawa ni Lord? Nagkaroon ako ng desire magtuturo as a professor. Dati ayaw ko. Pero pala, disenyo pala talaga ng Diyos na magturo ako. Pero Word of God ang ituturo ko. Diba? So, unti-unti siya ngayon nagkoconnect doon sa pagkatawag niya, pagkalikat niya sa akin at sa kayo mga ginagawa ko ngayon. O hindi naman tingin na sasayang yung aking engineering kasi nang nangyari, nag-expand na naman ulit. Yung engineering, hindi man nga talaga totally exactly, pero there's something in me, the grace that I have in me to work also in that. So, binalik mo niya ako, tapos unti-unti na ngayon yung disenyo. Kapatid, that's how. And hindi pa yun, there's more. Kaya hindi mo talaga masasabi, itong gusto ko! The moment you start to ask God, Lord, what do you want in my life? Then the Lord will redirect your life and He will position you. He will make you the way God wants you to be. And that's my prayer lagi, Lord. Continue to make me what you want me to be. I know that you have a call in my life. Continue to make me what, until hanggang ngayon, yun lagi kong sinasabi, Lord, continue to make me what you want me to be. Kasi He has designed and purpose in my life before the foundations of the world. Amen? So I think nasasabi ko na lahat for now. Balikan nyo na lang yun. And I believe that God speaking to you, ulitin ko po, whatever you want in your life, keep on saying it in your mouth. And then, look at your heart. If there's a witness in your heart. Pero, kung walang witness, ginagawa mo nang yun kasi wala ka nang magagawa. No choice ka na. Kasi kailangan mo. You're wrong. You will never be successful in that place because it's not God designed for you. So it's good to look in Him talaga muna. And then, the Lord will help you. Amen? Because it's not our idea, it's not our plan, it is plan for us to prosper and to give us His best in our life. Let's pray. Father, we thank you so much, O God, for your word tonight. Thank you, dear God, for the utterances. Thank you, Father God, for this word. And we believe, dear God, wow, we believe, O God, that it really ministers to us. It really ministers to us. And Lord, thank you for keep teaching us. Thank you, God, for keep teaching us. Lord, we continue to humble ourselves. There's so much more. There's so much more. There's more within us, dear God. There's more. Hindi pa namin, Lord, na-tap in talaga yun. Hindi pa talaga namin totally nakikita, God. There's so much more. Kaya Panginoon, dalahan ko po
Lord, na yung goal namin ngayon, Panginoon, yung twofold na yun ng pagkatawag mo sa amin, is talagang makilala ka namin ng lubusan, na magkaroon talaga kami, Lord God, ng intimate relationship with you and quality time to fellowship with you. Hallelujah. And to do the things that you want, you says to us. Hallelujah. Hallelujah. And from there, dear God, unti-unti kami magkaroon ng revelation. Our identity will empower our activity. Okay, panong salamat. Thank you, Lord. And I say this word. I pray, oh God, hallelujah, Lord, to keep this word in our heart, oh God. I speak, oh God, that each one of us get understanding. We have the understanding. We have the revelation. We have the wisdom, oh God, of those words, oh God, that we heard tonight in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, like Apostle Paul, teach us, oh God, to labor. Hallelujah. Labor more. Hallelujah. By the grace of God. Hanggang makita namin, Panginoon God, yung plano mo sa buhay po namin. Hanggang marireveal yun, Panginoon God. At yun ang tatayuan namin, tatrabahuin namin, oh God, lalakara namin hanggang mamamanifest yun sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Susan, Satan, I command you, take off your hands over our life. Take off your hands over our finances. Take off your hands. Hallelujah. Hallelujah. In our family, in the name of Jesus, we continue to fulfill the plan of God in our life. We'll continue to fight the good fight of faith. We'll continue to run our race all the way to the end. In the name of Jesus, no matter what happened, we purposely, we determine to run our race. Hallelujah. Finishing our race strong with joy. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So let's declare Jesus is Lord and Satan is defeated. My faith is fed. My faith grows stronger. I learn how to be an overcomer. I walk by faith. I live by faith. I overcome the world by faith. I'm strong in faith, giving glory to God. So in-encourage ko po ko ang mga estudyante. Na-encourage ko po kayo mga estudyante, lalo na mga estudyante, si G, sino pa ba yung mga estudyante ngayon, no? Na seek God. Start, hindi yung gusto nyo. Hindi yung gusto ng magulang nyo, okay? Kung anong nasa puso nyo, tama to talaga, season talaga. Kung gusto mo, kung anong gusto mo, ilagay mo sa bibig mo, and then pakinggan mo yung puso mo. Kung yun ba talaga, merong witness sa puso nyo. Do not waste your time. This is the time that we need to redeem the time because the evil days, no? Si Satanas, lagi kanya talagang ililigaw. So, kailangan mabubulsay po natin anong plano ni God sa buhay po natin para magiging successful po tayo sa lahat ng gagawin at ma-enjoy po natin yung best na pinipreserve ni God sa atin na kailangan din natin i-work out. Pinipreserve na yun para sa'yo. Pero hindi yung darating kung hindi mo talaga tatrabahuin. Amen? So, encourage you, mga kabataan, mga estudyante, at mga nanay, lahat na, no? You keep on asking God, His perfect will in your life. Mayroon ng plano, tandaan nyo po, mayroon ng plano. Kaya pag mayroon kayong plano, isang guni talaga sa Kanya. Amen? Isang guni talaga, ilabas mo sa bibig mo, ngayon kung may witness dito sa heart mo, then keep on praying in the Spirit. Amen? And then one day, the Lord will manifest it. Amen? So kung nalaman ko lang itong mga turo na to, noon pa, ang layo ko nang nararating. Amen? But it's not too late. Amen? It's good. Nandito ako sa inyo ngayon, nakakatulong. Based on my experience. Amen? The Lord will redeem your time. Amen? So thank you very much. Be safe. I love you all. God loves you. And Jesus is Lord. And see you again tomorrow.